naman ho dito sa vaccination na napakalaki ang naitulong sa pagbaba rin ng ating kaso, transmission at hospitalization. Ito po si Dr. J.Lo De Guzman, ang National Immunization Program Coordinator dito sa lungsod ng Taguig. Dr. J.Lo. Maraming salamat po, Mayor Lino. Isang mapagpala at ligtas na araw po, mga Taguigenyo. Ngayon linggong ito, maligaya po ang pamunuan lungsod na tayo po ay meron ng naibigay at naibakuna ng 1,226,326 na doses ng COVID-19 vaccines at meron na po tayong naitala na 593,110 na fully vaccinated na. Samantala, tayo ay may 55,396 na minamahal ng mga senior citizens na fully vaccinated na. Ang ating home vaccination team na may numerong 0961-704-4291 ay may nabakunahan ng 451 doses ng COVID-19 vaccines at may naitala ng 328 na fully vaccinated na. Tayo po ay patuloy sa ating pagsuyod sa ating mga kababayan na matanggap na nilang kanilang second dose. Maging mapagmatsyag sa mga anunsyo natin sa ating I Love Taguig page at notifications na ipadadala sa inyong mga numero sa telepono. Mag-register sa Taguig Trace sa pamamagitan ng trace.taguig.gov.ph upang kayo ay makapag-generate ng inyong unique QR code at makapasok sa aming online appointment system. Mag-email din po sa inyong mga katanungan sa covidvaccine@taguiginfo.com para sa inyong mga katanungan. Tumawag sa mga numero ng vaccination hotlines at maaaring tumawag sa ating mga telemed numbers sa ating mga health centers. Bukod po dito, may mga vaccination kiosks po tayo sa mga barangay offices at mga concierge staff sa mga vaccination hubs. Bukas pa rin ang ating vaccination centers sa mga malls at ang ating ipinagmamalaki na stand-alone vaccination information and training center sa Lakeshore Complex. Patuloy na iikot ang ating vaccination buses at mobile teams para makapagsuyod pa ng mga babakunahan pa. At ang ating lubos na ipinagmamalaki ang pagkakaroon ng microsites sa pamagitan ng ating health centers. Mangyari lamang ay makipag-ugnayan sa ating mga health workers sa health centers upang kayo ay mailista at mabakunahan na. Tandaan lamang po na stricto po nating susundin ang kapasidad ng ating health centers bilang microsites sapagkat mahalaga po na maayos na trapiko sa loob ng ating mga pasilidad. Mahalaga rin malaman ninyo na ang dami ng mababakunahan ay depende sa available na supply ng ating bakuna. Kamakailan lamang nagsimula na ang pagbabakuna ng measles, rubella, tetanus, diphtheria vaccine sa mga kabataang may edad na 6 hanggang 7 taong gulang at mga kabataang 12 hanggang 17 taong gulang. Sa kabila ng hamon ng pagbabakuna ng COVID-19 vaccines, ang ating buong pwersa ay nagtutulungan upang paigtingin pa ang ating laban sa mga vaccine-preventable diseases. Ang ating bakuna Wednesdays na nakalaan para sa routine immunization ay patuloy na umaarangkada kung kaya't lubos ang aming kagalakan sa pagbabalik ng tiwala ng mga magulang sa kapangyarihan ng pagbabakuna. Bukod dito, isang karangalan na tayo ay nakipagtulungan at nabiyayaang makasama sa mga unang ospital sa pamamagitan ng St. Luke's Hospital, Medical Center Global City at sa tulong ng Institute of Pediatrics and Child Health na magsagawa ng pagbabakuna ng COVID-19 vaccine sa mga may edad na 12 hanggang sa 17 taong gulang. Narito po ang pahayag ni Dr. Jean Tiongco, ang Vaccination Operation Head ng St. Luke's Hospital and Medical Center. Ang araw na ito ay isang mahalagang okasyon sa aming institusyon sapagkat kami po ay nabigyan ng pagkakataon na mapili bila isa sa mga pilotong ospital para sa pagbabakuna ng COVID-19 vaccine sa mga batang may edad 12 hanggang 17 taong gulang. Lubos naming ipinagmamalaki ang aming hangarin na magkaroon ng ambag sa kasaysayan ng ating laban sa pandemyang ito, lalo na sa kategorya ng mga pediatric patients na may mga comorbidities
alinsunod sa mandato ng mga eksperto sa pagbabakuna ng COVID-19 vaccines. Sa pakikipagtulungan ng Institute of Pediatrics and Child Health ng aming ospital, sa pamumuno ni Dra. Maria Isabel Atienza, kasama ang mga lupon ng mga eksperto sa kanyang departamento, kami po ay buong kumpiyansang nakibahagi sa araw na ito matapos ang masusing paghahanda at pagsasanay para sa masigurado ang kaligtasan ng ating mga kabataan. Ang pagiging handa, lalo na sa pagkakaroon ng agarang pagre-responde sa anumang reaksyon dahil sa pagbakuna ang aming prioridad sa kasaysayan ng pagbabakuna ng COVID-19 vaccine sa mga edad na ito. Ang aming patuloy na malalim at matayog na relasyong pangkalusugan sa pamahalaang lungsod ng Taguig ang siyang aming inspirasyon upang mas ipagbayuhin ang ating advokasya sa pagbabakuna ng kabataan sa pampubliko at pampribadong sektor ng ating komunidad. Hindi po kami titigil tumulong sapagkat hangarin namin ang pagkakaroon ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa ating mamamayan. Ako po si Dr. Jean Gerald Chongko, kasama ang buong vaccination team ng St. Luke's Hospital and Medical Center, Global City, nagsasabing kasama niyo po kami sa laban na ito. Maraming salamat po, Doc Jean, at sa lahat po sa inyong mga namumuno sa inyong institusyon na may pandaigdigang standard sa kalidad ng serbisyo sa pagbabakuna. Bilang pediatrician, taus-puso po ako nagpapasalamat sa ngalan din ng pamunuang lungsod ng Taguig sa inyong puspos na paghahanda at pakikipag-ugnayan sa amin, hindi lang dahil sa pandemang ito, pagkus sa lahat ng programa ng pagbabakuna sa mga bata. Di po kayo kailanman nagkaroon ng agam-agam o nagsawang tumangkilik upang ipahayag natin ang kapangyarihan ng pagbabakuna. Lahat ay masigasig nating gagawin. All for the Filipino child. Tandaan na numero uno pa rin ang tamang pagsusuot ng face mask at face shield, paghuhugas ng kamay, wastong social distancing at pag-iwas sa matataong lugar. Di pa dadaig ang Taguig sa COVID virus na astig. Dahil sa ating bayanihan, kasamang pamahala na may pag-ibig, we can heal as one. Our people see hope that soon better days will come. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. J.Lo. Mga kababayan, isa tayo sa mga lungsod na pinakauna na nahit ang kanyang target pagdating sa pagbabakuna. Ang Department of Health ay nagbigay ho ng target population para sa atin. And we've hit 100% of this target. Pero hindi ho ibig sabihin nun ay bakunado na ho lahat ng bawat individual sa lungsod ng Taguig. Hindi pa po. Marami pa tayong nakikita ng mga adults above 18 na hindi pa ho bakunado. Sa mga hindi pa ho bakunado, magpabakuna na ho tayo. Ang Taguig ay nauna rin no, dun sa deployment ng vaccination sa health centers. So bukod sa ating mga mega facilities, lahat ho ng health center sa lungsod ng Taguig ay meron ng mga vaccination schedule. Magpabakuna po tayo. Kung gusto niyo magpabakuna, pumunta lang ho tayo sa ating health center o tulad ng dati, pumunta sa tagigtrace.gov.ph. Mga kababayan, patuloy na bumababa ang ating mga kaso. Isang malaking rason dito ay yung pagbabakuna ho natin. Mas maliit na porsyento ang mga na-ospital. Malaking rason dito ay yung pagbabakuna ho natin. So kasama ho ng pagbabakuna, patuloy ho nating pairalin yung mga health protocols ho natin. Hindi ho dahil nagluluwag tayo ay nagpapabaya na tayo. Habang tayo ay nagiging responsable, ibig sabihin ho nun, palapit na palapit tayo dun sa gusto ho natin na mabalik na ho tayo sa ating dating buhay. Kung saan nakakasama na natin yung ating mga mahal sa buhay, pwede ho nating pwede tayong magsalo-salo kasama ang ating mga kaibigan. Mas maluwag yung mga restriction sa iba't ibang mga lugar, establishmento. Pero yan ho, pwede lang nating gawin kung tayo susunod sa mga health protocols. Maraming salamat mga kabayang Taguigenyo sa patuloy na suporta
dito sa laban natin sa COVID-19. Patuloy nating tulungan ang bawat isa sa atin, patuloy tayo magbayanihan. Maraming salamat po.